Yo, what's up guys, for today's video unbox tayo ng ating para upgrade sa ating portable generator na life 4 pieces at ang mga bracket to. So, yun, pasensya na ako ngayon lang ulit na kayo nakapag vlog kasi sobrang busy sa sideline. Unbox natin na upgrade paunti-punti, may korta, palit. Sinsa guys, huwag ako ka kasi nakapagay kami trabaho. Hindi kaya trakong pag-vlog. Itong portable generator na pa sa computeran. Wow, ito na ako ron. Init mo kagali doon. Gamit ako pang, ginagamit ko yung pang retract pan. Dito para ako dapat tumingin. So, let's go, kunin mo natin yung ating portable generator para ilagay natin to. Para maging ano siya, 30 AH 5 parallel yun na 12 volts. So, sa bali sa kung paano gumawa ng 12 volts, yan. Bawat isa dito is 3.2 volts. Yan, may nakalagay dito. 3.2 volts, yan. Meron dito pagkabili nyo ng LiPo 4 battery. So, paano gumawa ng 12 volts? Simple lang. Series nyo lang to. Ito, negative. Ito, positive. Ayan. Meron ding parehan ng terminal ito. Ito is B1 to na LiPo 4. So, ayan o. Positive, negative. Negative, positive. Ito yung isa. Negative, positive. Ayan. Suksok nyo lang yan. Ganyan. Ayan, pag ganyan. Naging, ano na siya? 6 volts. Meron pang isa, positive, dapat karugtong yan, negative. Negative. Ayan. 9 volts na siya. 3 times 3, 9 volts. Meron pang isa, sample lang to ha, pero 12 volts to. Output ito. So, ayan. Ayan. 4 times 3, 12. Ayan. 12 volts, ayan. Yung output dito is maging 13 pag ano nyo ng tester, negative, positive. So 12 volts. So ilagay natin to sa ating portable generator para maradagan yung AH nya, 30 AH. Let's go. So ito na nga guys yung ating portable generator. So ito yung laman nya. Hindi nyo makita. Ayan. Wait lang. Hey guys, ayan yung laman nya. Ito muna yung laman nya. Tatanggalin natin ito. Ban samantala. Hindi pa tapos yan. Madami pang kulang. Wala pang LVD. Low voltage disconnect. Tsaka mga breaker. Pang ilaw lang naman ito guys. At saka trick pan. So ito. 6 AH bawat 12 volts. 6, 12. 18, 24. So, pang-apat is ito. 30. Ayan. Sila lagay natin dyan. Dito. May video ako guys. Panoorin nyo guys. Nasa YouTube channel ko. Panoorin nyo kung paano ko siya nabuo hanggang naging 38 siya. Pero basic. Ito, active balancer. Tsaka BMS. Simple lang magkabit yan guys. So, tara ikabit natin to. Kailangan kunin mo natin yung ano niya. So tatanggalin mo natin yung mga naka-connect sa battery. Ayan. Ito yung positive. Tatanggalin natin yan. Ayan. Katanggal na yung ating positive. Yung ating negative andun sa solar charge controller, so pwede natin ito pinutin. Maglalagay lang naman tayo ng battery. Ito yung forma na guys. Ayan.
Ayan yung forma niya guys. Negative ng BMS at saka tibalatser, tapos isang cell dito positive dito sa likod, second cell, first cell, second cell, third cell, fourth cell, hindi, first cell, yan dito yung positive dito sa likod, tapos dito naman yung BMS, may number kasi yan, yan yung BMS ko, active balancer, itong maliit, ito BMS, yan, so, tatanggalin natin to kasi lalagyan natin ng bracket. Kalimutan ko pa yung ibang screw. Nandun sa ibaba. Nako, kukuha na ako ng... Ayan, ito na guys. Yung extra mga bolt niya sa battery. Kasi pag kabili nyo yung battery, wala pa, kailangan nyo pa bumili ng ganito, yung panlock. Nasura yan. So, ayan. Nalagyan natin to. Tanggalin muna natin. Ito muna yung mga bolt. Tapos plies. Nasa YouTube channel ko guys lahat. Paano ko ito binuo. Paunti-unting upgrade lang ako guys. Kasi unti-unti lang, matagal na to sa akin guys, 4 months ata, 5 months yun, paunti-unti lang ito, nagkaganito first, ito lang yung dalawa, tapos upgrade dito, tapos upgrade naman dito, tapos ito naman ngayon paunti-unti lang upgrade kasi depende sa budget. Dito, tatanggalin din natin dito. Okay. Yan, bali magka-cut pa tayo ng ganito para dito. Madali lang yan. Para malagay natin yung bracket. Ito yung mga bracket natin. Update guys, dahil minalas tayo, lobat bigla yung phone ko. Ayan, pasensya na, nabablog, lobat ng phone. So minsan lang kasi ako nabablog guys, tapos palaging gumamit ng cellphone na yun. So habang na-charge, sinacharge muna ito, binuo ko. Ayan, huwag kayong mag-alala guys, madali lang naman yun ikabit, kasi sundin nyo lang yung polarity, negative to negative, positive to positive. Basta once nabuo nyo na yung first layer ng 12 volts, saka nalagyan nyo ng BMS, i-parallel nyo na yun pag-connect. So yun lang guys, maraming salamat. Ayan, so sinabit ko na, naging 38 na siya guys. And so ilalagay ko to sa box. Ayan, ilalagay una ko to sa box niya. Yup, ayun so, yung wire niya. So teka lang, ayusin ko yung wire niya. Tapos balik natin yung positive ng wire para magamit natin to dito. Ayan, kakabit natin to dito kasi ang init na dun sa shop. Ito yung gagamitin natin to. Kakabit ko na yun guys, at ready to go na yan. So ayan na guys, nakabit ko na. Ayan. So ayan o, nagsindi na yung ating regulator. Ayan. So may 13.2 sya. Ayan.
Disregard nyo na ito yung panel signboard nya guys, kahit walang panel. Pero nagcha-charge talaga yan. Yan yung on-off nya. Yan yung sinet ko. Yan yung mga settings ko guys. Yan. So balik ko ha. Yan. 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 So ayan guys. All good na. Ito yung voltmeter. 13.3 yung reading nyo. Mataas. 12.1 yung sinet ko na output. Ayan. Yan yung amper nya. Ayan, iwan ko ano tawag ko dyan. Yan yung input nya. 13.3 dito, 13.2. Magkaiba yung reading nya. So, importante gumagana na siya guys. Na-upgrade na natin. Yan. Sobrang tagal na ito malubat. Kahit naman itong apat lang, pang ilaw lang na 20 watts, dalawang 20 watts, at saka isang fan. Kayang-kaya niya maglumagan yan. Pero dahil sobrang alaga ko sa battery na to na LiPo 4, hindi ko to pinamagdamag. Iba yung magdamag yung solar fan na buska, yung pang magdamagan na ilaw. Yung e-track fan hindi naman gamit kasi wala nang tao sa shop pag gabi na. Sa 11 PM ako mag-close yun. Yun yun lang yung gamit niya hanggang 7 AM to 11 PM itong gamit na to. Kayang-kaya niya guys. So, yun lang muna. Maraming salamat guys. Huwag kalimutan mag like and subscribe sa aking YouTube channel. Thank you, thank you. So, hindi pa tutapos yung wiring nya. Ayusin pa natin. Pero, ayan. Tipid-tipid muna. Pero ito, ginagamit na to guys. Para tipid sa kurente. Ayan, invest. I-invest ako nito guys para at the future. Ayan. Hey, 38 na tayo. Pag nalagay dito ng isa, 36.8 sa to. Tapos dito, pwede palagyan natin dito. Dikit natin to dito. Tapos dun. Yung isa. Let's go. Yan lang guys. Thank you. Bye-bye.